Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po muli ang inyong Visual Doctor. Isa pa ay may isang presentation po tayong ipapakita sa inyo. At ito po ay may kinalaman sa pagdi-dismantle ng isang type ng injection pump na tinatawag natin VE pump or distributor type injection pump. Specifically, ito po ay ginagamit sa ating L300 or 4056 engine. Natanggal po natin ang injection pump at ngayon ay narito po siya sa ating calibration center na Wally Aday Automatic Scanning and Electronic Injection Pump Calibration na matatagpuan po sa Remedia Street, Villarosa Division, Kabanatuan City. Narito po, ipapakita mo po sa inyo ang ilang mga steps kung papaano po natin o umpisahan tanggalin ang isang injection pump na VE type or distributor type injection pump. Halin po kaya? At ipapakita ko po sa inyo ang ilang mga gamit na ating kakailangan at kailanganin. Kailangan po ay mayroon tayong impact tools or impact driver. Kasi po ay gagamit siya ng mga flat screw head. Ang flat screw head po ay mahirap tanggalin kung gagamit po tayo ng ordinaryong destigador or standard screwdriver. So, kakailanganin po natin ang impact driver. Kakailanganin din po natin ang long nose. Kailangan po natin ng ilang tools. Puller po ng accelerator puller. Ito po at puller and installer ng accelerator. Kakailanganin din po natin ng ilang piraso ng mga yabe para sagawa po ang ating dismantling. Ang una po nating tatanggalin ay ang kanyang accelerator. Yung po. Ito po, ipapakita ko sa inyo kung paano tinatanggal ang accelerator. Kailangan po natin ng isang 10mm screw or tools. Ito po, gaya po nito. Ayan, tinanggal po natin ang tools. Ayan po, inalis po natin ang nut at ang kanyang spring. Ayan po. Nirelease po natin ang kanyang spring. Narito po siya. Ayan. Ayun po. Ay aalisin natin ang kanyang accelerator. Ayun po. Meron po siyang spring. Take note po, mayroon po siyang marking dito. Para kumamanin po sa marking dito. Meron po siyang step dito. At meron din po siyang marking. Yun po yung ating reference pagbabalik. So, tanggal na po ang ating accelerator. At ang susunod po ay tatanggalin natin ang kanyang cover. So, since natanggal na po natin ang accelerator, lulusot na po ang ating cover pataas. So, dito po natin kakailanganin ang ating impact driver. Ito po ang ating impact driver. Select na rin po natin ang ating kakailanganing flat tip. At ayun po siya. Isahan po natin dito. Ayan. At since paluwag po siya, kailangan po ay counterclockwise. At kailangan po natin ishock ng konti.
Paluwag po ang ating hatak at medyo pupukpukin ko po siya at pusa siyang kasama. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Lumuluwag na po siya. Medyo mahigpit nga lang po. Ayan po. Lumuluwag na po siya. Medyo, good morning. Ito po ang pangalawa. Tatanggalin po natin ang pangalawa. Ito po. Yan. Kung wala po tayong impact driver ay mahihirapan po tayo hanggang po sa mabilog ang kanyang head. Ayun po. Isa pa po. Ito. Ito na po yung last. Ayun po, tanggal po siya. So at that point, pwede na po natin gamitin yung ordinaryong screwdriver. Dahil maluwag na po siya. Ayun po. Ayan. Ayan, kaya po nito. Ayan. Ayan po. At pagka po natanggal na yung mga screw, yung po isa natanggal na po natin kanina kasi po ay dahil doon sa kanyang bracket ng potentiometer. Kaya po obligadong tanggalin na siya kanina pa. Kaya bali tatlo lang po yung tinanggal ko ngayon. Dahil nung inirelease ko po yung bracket ng potentiometer, ay kailangan po siyang tanggalin. Kaya na po siya. Yan. Then, pwede na po natin siyang kapatin. Pero, i-release po natin ang accelerator. Accelerator siya. Ayun po. Tapos po, i-release ko po. Ayun. Humiwalay na po siya. Dahil i-release ko po siya. Ito po yung kanyang accelerator assembly control. Ayun po. At ito po yung kanyang takip na may kasamang tatlong flathead screw. At ito po ay Allen screw. Ito po ay yung tinanggal ko na kanina. Ayan po. Natanggal ko na po ang takip. And then, pwede na po natin i-proceed ang pag-inspection dito. Kaya po nito, accelerator. At pwede rin po natin itong i-release. Paano po i-release ang isang type ng ay kailangan po natin i-twist and move little up. Paano po? I-twist po. Dati po ganun at i-twist mo, lock na po siya. Pagka po i-release, ay i-twist mo naman po ng pa 90 degrees and then move it up. Tanggal po siya. Ayan na po. Tanggal na po ang ating inodor. Ayun po ay pwede na po natin baliktarin ang posisyon ng ating pump. Para matanggal naman po tayo sa distributor head. Yan po. Instead po na pahiga, ay itatayo naman po natin ang ating pump. Ayan. Para ang ating naman po tatanggalin ay ang kanyang distributor head. Sa pagpapatuloy po ng ating presentation ng pagdidismantle ng isang mini distributor type pump, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po inaangat ang distributor head o ang kanyang rotor. Ano po ang rotor? Ang rotor po ay siyang nagpapaandar. Andito po yung plunger assembly niya. Andito rin po ang kanyang mga delivery valve. Ito po ay napaka-importante sa ating injection pump dahil ito po ay kung mahina po ito ay mahihirapan po tayong maandarin. At kung minsan po ay talagang hindi na siya aandar. Kaya po kailangan magkaroon tayo ng isang masusing inspection pag tayo po ay nagtatanggal ng distributor pump. At ito po ay aangatin natin, natanggal na po natin ang apat na holding screws. At dahan-dahan po natin siyang aangatin. Kaya po nito, ingatan po natin na magkahiwa-hiwalay. Ayun po, i-address lang po natin. Ayun po. Ito po, naiangat po natin ng buo. Narito po, wala po tayong space. Ayun po, natanggal na po ang kanyang holding spring. Ito. Ayun po, bigyan po natin ang space. Ayun po. Ayun. Narito na po siya.
Ito po yung kanyang mga spray. Ito po yung kanyang mga pin. Ito. At the remaining one is here. Ito po. Ito. Ito yan. Para po rito. Ito po. So, ang susunod po natin ay ang kanyang ambis. Kailangan po natin ma-confirm if the keyway is here. Asa ibabaw po ang kanyang keyway. Hindi po nakikita din sa gawing ilalim. Andito po ang ating kunya. Nasa gawing ibabaw po siya. Ang ibig pong sabihin nun, ang timing natin ay ang ating injection ay nasa 1. So, ganun din po ang ating candies. Kaya po, tingnan niya. Ang ating candies, ang guide pin po ay nasa ibabaw. Ayun, yung guide pin. Oh. Nasa ibabaw po siya. Oh. Ayun, oh. Matangay ko po ang candies. Ito po, ang candies po niya ay 00 ang part number. Importante po ito na sinusunod natin sa bawat repair po natin. Dapat tama ang ating candies dahil ito po ay may kinalaman sa plunger stroke. Yun po, 00. Ito po, ang ating pong guide pin, inuulit ko, ay nakatapat sa gawin ng P-Way. Para makasigurado po tayong ito ay naka-uno. Ayun po. So what else are here ay meron po tayong apat na roller. Ayun po. Ang roller po natin ay tinutulak po ng ang ating cam disc. Ito po yung disc spring. Ang tawag po rito. Disc spring. At kung may disc spring po ay meron din po tayong disc. Ito po yung disc niya. Ang disc po ay nasa horizontally position ang disc hole para po sa spring. Hindi po natin pwede siyang baliktarin kasi po ay hindi papasok ang spring. So horizontally up po ang ating hole ng disc at ito po ay upuan ng ating spring. Yan po. And then we can remove now our rollers. We have 4 rollers because meron po tayong 4 na disc. Ayan po yung roller. Dala ko po siya. Meron po siyang shim or yung tinatawag nating kawali dahil siya po ay hindi straight. Yun po. Yun po ay parating nasa gawing housing side ng ating injection pump. Yun po yung isang roller natin. And then the next one, we have another one and we have total 4 rollers po. Ayan po. Yun yung pangalawa. Nakuha na po natin yung pangalawang roller. Kasama po niya yung kanyang shim o yung kanyang tinatawag na kawali. Opo. Ito pong number 3 ay narito po. Ay ito po. Dito po ang kanyang posisyon. Pero nakuha po natin siya. Ito po. Yan. So may 4 na po tayo. At isa na lang po ang ating kukunin na roller. Ito po, sa gumitan po natin ang antipara para siguradong mahuli. Ito po. Medyo lipit po yung kanyang posisyon. Pero nakuha po natin. Ayan po. Ayan. At doon din po yung kanyang shim o yung disc o yung kawali. Ayan po siya. Ayan. So, meron na po tayong 4 na roller na nailabas. And then what will be the next is hanggang doon lang po at pagtatanggal na po tayo ng tension lever or governor lever. Ito po ay ginagamitan ng isang type ng special tool. At yung gamo na, hindi po natin na-prepare ang special tool. Where is it, owner? This one is your special tool. Tingnan po ninyo. Triangular po siya. Hindi po siya po pwedeng pasukin ng kahit anong liyabe or else sisinsilin po natin siya. Ito po. Ilalapat po natin dito. Ayan, gaya nito. At atin po matatanggal ang kanyang retainer. Retainer po ng disc. Sobrang laki ng ating katana. Ayan po. Ayan. Tapos po, duluwagan natin. Ayan. Ganun din po yung isang side. Duluwagan po natin. Ganito po. Ayan. And then, we can remove the loosen now the retainer. Hindi po natin kailangan tanggalin ang buo. Ma-release lang po yung pin doon sa kanyang butas nitong lever. Ayun po. Ayun. Kahit po hindi tanggalin ang kompleto, ay makukuha po natin siya. Governor lever.
or tension level. Dito po siya. Inspection items po, spring. Ayun po, may spring. Kung minsan po nalalaglag yung spring na yan, hindi po smooth ang ating idle. Kung malaglag po yan, hindi nyo napansin. Kailangan po, make sure that this is, the small spring is there. Ito po, another inspection po. Check po natin ang kanyang movement. Check po natin ang kanyang mga guide pin. Kung ito po ay hindi mahigpit at hindi naman sobrang luganggang o kalog. Ayun po. Ayun po ang mga service points. And then after that, then we can now remove the flyweight cover, flyweight holder. Ito po yung flyweight holder. Ito po yung flyweight pushrod. At ito po yung kanyang mga flyweights. Ito po. Pero hindi po natin kayang alisin ito ng ganito. Babaguhin po natin ang asan ng ating o holding ng ating injection pump. Maaari po pa ganito para matanggal po natin ang rod na ito para siyang mahawak sa ating flyweight holder. Ayun po. Sa mga pagpapatuloy po ng ating pagdismantle ng isang V-pump ay tatanggalin po natin ang governor assembly o mechanical governor assembly. Kakailanganin po natin ang isang vernier caliper para sumatin po natin ang kanyang shaft. Paano po natin sinusukat ang kanyang shaft? Ikakasa po natin ang ating vernier, perpendicular, very perpendicular po siya. Pagka po siya hindi tuwid, hindi siya naka-right angle, ay maaari po tayong magkamali. Ayan po ang ating sukat at ilalock ko po ang kanyang lock. Ganito po. Narito po, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit po kailangan ko pang sukatin? In case po na mali po ang ating pagkakapasok during reassembly, ay maaari pong mawala ng clearance ang ating flyweight holder. At itulak po siyang sagad dito sa pin na ito at ang resulta po ay wild o pangit na minor. Wild. At saka ang cut-off po niya, ang high speed cut-off at ang high-tech cut-off po ay mataas ang kanyang RPM. So kinakailangan po natin siguraduhin na tama ang sukat ng ating shaft, governor, flyweight holder shafting. Ayun po. At ang mag-total reading po natin ay gaya nito, ito po yung 0, ito po yung 0 is 7. 7mm. So 7mm po ang nakuha natin. During reassembly, kailangan din pong 7mm. Ayun po. Tapos po nating maluwagan yan ay pwede na po nating i-dismantle o remove ang ating shaft sa pamamagitan po ng isang Allen wrench. Ito po. At pwede na po natin siyang luwagan. Ayun po. At tanggalin po natin siya at kung mapapansin po ninyo, unti-unti siyang lumalabas at makakakita po tayo ng isang boring. Ito po during overhauling ay kailangan po siyang palitan. Kasi po ay maaari siyang tumagas ang crudo rito at ito po ay napakadipit na posisyon doon pagka po ito ay gusto mong palitan. Obligadong baklasin mapuli ang injection pump para mapalitan ang o-ring na ito. Ayun po, ligay po natin dito at pwede na po natin punin ang kanyang flyweight holder. Ito po. Flyweight holder including flyweights. Ayun po, nabawasan po ng isa, nalaglagan na po siya ng isa. Ito po yung kanyang flyweight holder. Kasama po ang kanyang flyweight. Ligay po natin dito. Ito po yung kanyang flyweight shim. Ito po. Ito pong flyweight shim ay ini-insert po dito during assembly. Ayun po. Ano pa po? At saka ang kanyang pong flyweight pushrod. Opo, ilalagay mo po dito. Ayan po. Kompleto na po siya. Ngayon, mayroon pong dalawang washer dito. Tingnan nyo po at inyong tingnan mabuti ang posisyon ng dalawang washer dahil hindi po siya magkamuka. Una ko pong tinanggal ang bilog na washer at ang pangalawa po ay meron siyang cut. Ito po ay sa gawing loob dahil ito po ay nakahuluma dito sa housing ng bomba. Ito po yung posisyon niya. Ito po yung una natin ikamabit. Ito po yung pangalawa. Yan. Ganyan po ang ayos niya. Huwag niyo pong pagbalik na rin to dahil hindi po lalapat doon sa kanyang lalagyan. Ito po. Isama na po natin siya. At that point, natanggal po natin ang ating governor
Mechanical Governor Assembly. And then, ibang procedure na po ang ating gagawin. At ito po ay may tungkol naman sa kanyang case po ng ating roller housing, ang ating pong tatanggalin. Ayun. Bago po natin matanggal ang roller housing, ay mayroon po tayong isang pin na tatanggalin para magumana po ang ating hydraulic advancer. Ito po yung ating hydraulic advancer. Tatanggalin po muna natin yon, kasi po hindi natin matatanggal dahil may pin po ang hydraulic advancer papunta sa ating cam disc holder or cam disc housing para po siya ay mag-advance at mag-retard. Ayun po. So, ang gagawin po natin ay tatanggalin natin ang dalawang ito. Tatanggalin po natin yung kabila. And then, at saka po natin ma-release yung pin. Hayarin po yung pin. Tingnan po ninyo mabuti. Ituturo ko po kung asan po yung pin. Ang pin po ay narito. Ito. Ito. Madilim po siguro. Hindi makita. Itong pin. At andito po yung lock. Anyway po, ipapakita ko po pagtapos nating matanggal ito. Patuloy po natin ang ating pag-dismantle ng ating pinipang. At tatanggalin po natin ngayon ay ang kanyang case ng ating lock. Okay po, at ang una po natin tatanggalin ay ang kanyang circlip o pin para matanggal po natin ang kanyang rod. Ito po, andot nyo po siya sa loob. Sisikwatin po natin. Ayan po. Teka muna po. At ating gamitan ang isang matulis na bagay para po siya matanggal. Okay po. Sisikwatin po natin. Iaahon lang po natin at ating kukunin. Ayan po. Kukunin po natin siya. Ito po. Ito. Dito. Ito po ang ating nakuha. Lagay po natin dyan. Then, kung mapapansin po ninyo, ay narito na ang ating pin. Dito po. Dito. Ayun po ang ating pin. Ayun. Hindi po siya lalabas kasi nakabangga po siya sa ating disc. Itatapat po natin siya sa butas. Ayun po. Ayun. Dali po. Madilim eh. Dito, yan. Baliktad rin natin para madali po siyang makita. Yun po, oh. Patanggalin po natin ang pin. Ito po yung pin. Ayun, oh. Dala po ng ating long nose ang ating pin. Yun po. Tapos po, tsaka po natin pwedeng ilabas. Yun po, oh. Tingnan nyo. Nilalabas ko po siya, pero dapat po ay igitna po natin sa ating disc. Ayan, gaya nyan. Ayan. Na-release ko na po. At ito po ngayon ay pwede ko nang angatin sa pamamagitan ng ating long nose. Ayun po. Nakuha po natin ang ating disc holder. Ito po. Tama po natin dito ang ating disc holder. Ngayon po ay kung pwede na po natin tanggalin ang ating shop. Pero, kailangan po muna natin, ito na po yung shop natin, kailangan po natin tanggalin ang key o ang kunya. Dahil lalaban po siya. Kung hindi po natin tatanggalin ang kunya. Ayun po. So, ang kunya po ay sisikutin lang natin pa ganyan at maaari na po natin siyang makuha. Ayun po ang ating yan. At pwede na po natin itulak ang ating shaft. Ito po, tingnan ninyo. Tingnan po ninyo. Lumalabas ang ating shaft po. Drive shaft. Ito na po ang ating drive shaft. At ano po ang laman ng ating drive shaft? Isang crash washer at isang key na naman. Ito pong key na ito ay siyang nagpapaikot ng ating vane feed pump. Ito po ang ating drive shaft. Yan po. Kung mapapansin po ninyo, bukod dito sa kunyang ito, meron po tayong thrust washer. Ito po. Yan. Thrust washer po siya. Yan. At ito po ang ating flyweight gear ay supported po siya ng dalawang
rubber damper. Ayun po siya, rubber damper. Yun. Patanggalin po natin ang ating mga rubber damper. Ayun po. Available po ito sa ating repair kit. Ayun po. At ang kabit po nito ay hindi pwedeng magkabaligtad, magkaiba po siya ng korte dito. Ito po ay sa drive shaft side. Ayun. Yun. Ganun po. Ito pong flat side ay sa gawin nato ng shafting. Inuulit ko po, huwag po ninyong pagbalikta rin gaya nito. Mali po yan. Ganito po ang tama. At kung napansin po ninyo ay may dalawang cut siya. Itong ating gear. Ito po. Ang gear po natin ay may dalawang cut. Isang mahaba at isang may, dalawang maiksi at dalawang mahaba. Sa dalawang mahaba po tayo maglalagay ng damper. Oh, malino po. So, kung natanggal po natin yan ay kailangan, pwede na po natin ngayon itayo at tanggalin ang kanyang feed pump. Ano po yung feed pump? Ito po ay isang internal feed pump. Ayun po siya sa loob, dalawang screwdriver lang po. Pag tinanggal po natin yan ay maaalis na po natin ang ating bomba. This is the conclusion of our dismantling of our feed pump. Completed po ang dismantling procedure ng ating pump. Sa mga baguhan po sa calibration, pwede po kayong magtanong at pwede po kayong mag-comment sa aking YouTube channel na The Diesel Doctor PH. Pwede rin po ninyo akong kontakin sa Wadi Agay Automotive page sa Facebook po. At ang inyo po ninyo sa June Santos, pwede po kayong magtanong tungkol sa aking mga ipresenta ngayon. At inuulit ko po ang presentation na ito ay gawa sa Wadi Aday Auto Diagnostic Scanning and Electronic Injection Pump Calibration na matatagpuan po sa Premier Street Villaluz Subdivision, Kabanatuan City. Ito po muli ang inyong isang doktor, Mr. Pai. Maraming sa inyo ng magandang tanghali po sa atin.